mga buwan na rin naman na halos bubuksan mo ang periodiko, ang pinag-uusapan, economic crisis. Lagi na lang ito ang topic ng mga balita, mga komentaryo na para bang magwawakas na ang mundo. People's concern revolve around survival, financial security, and people are thinking of retirement funds, savings, etc. Ano ba ang pwede nating matutunan mula kay Solomon tungkol sa financial security? Ang salita po ng Diyos, ang Biblia, ay marami at malawak ang mga tinatalakay ng mga topics tungkol sa pamumuhay sa mundong ito. Solomon's Three Steps to Financial Security. Yan po ang ating pagbubulay-bulayan at nawa papagliwanagin ng Diyos ang mga bagay na ito sa ating isip. Aming Ama sa Langit, salamat sapagkat kayo yung Diyos na kumukupkop, nagmamahal, nagpapatawad, nagpapagaling, nagbibigay na aming mga kailangan. Sa paglapit namin sa iyo, Panginoon, hinihiling namin ang iyong pagpapala. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Hugasan niyo po aming mga karumihan. At ang dalangin namin, punuin niyo ang aming isip, ang aming puso, ng inyong espiritu, ng inyong karunungan. Mangaral po kayo sa amin, Panginoon, at bigyan niyo kami ng kakayahang unawain ang hiwaga ng inyong salita. May your words be the balm that can heal our wounds. May your words be the light that will guide our path. And may your words be the strength of our heart. Teach us, Father. We seek you in the name of Jesus, your Son, our Lord. Solomon's Three Steps to Financial Security. Bakit naman si Solomon ang gusto natin ngayong tanungin sa mga bagay na ito? Sapagkat sinasabi po sa Biblia na si Solomon ay pinagkalooban ng Diyos ng pinakamataas na uri ng karunungan. Nang siya'y magiging hari ay pinapili siya ng Diyos kung anong pwede niyang hilingin mula sa Diyos at ipagkakaloob. At ang hiningi niya, iba yung karunungan, wisdom. At sumagot sa kanya ang Panginoon. 2 Chronicles 1:12, God was speaking to Solomon. Therefore, wisdom and knowledge will be given to you. And I will also give you wealth, riches, and honor, such as no king who was before you ever had, and none after you will have. So walang hari na uupo sa trono na magiging higit ang karunungan, kayamanan, karangalan kaysa kay Solomon. Kaya marapat na siya ay dinggin. At ito pong libro ng Ecclesiastes sa Bible ay siyang pinagsama-samang karunungan ni Solomon na ating pinakikinabangan. Solomonic wisdom in issues that confront even our daily lives sa panahon na ito. Ecclesiastes 11, 1-6. Cast your bread upon the waters, for after many days you will find it again. Give portions to seven, yes, to eight, for you do not know what disaster may come upon the land. If clouds are full of water, they pour rain upon the earth. When a tree falls to the south or to the north, in the place where it falls, there it will lie. Whoever watches the wind will not plant. Whoever looks at the clouds will not reap. As you do not know the path of the wind or how the body is formed in a mother's womb, so you cannot understand the work of God, the maker of all things. Sow your seeds in the morning, and at evening let not your hands be idle, for you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. Mga salita na punong-puno ng karunungan, sinasabi sa mga matalinghagang paraan ang maraming mga bagay. At ngayon po, isa-isahin nating himayin ang mga salitang yan. We're going to review what we have just read. Ecclesiastes 11:4 says, whoever watches the wind will not plant. Whoever looks at the clouds will not reap. Yun daw tao na matatakutin, walang ginawa kundi bantayan ang direksyon ng hangin, bumubugso ba, lumalakas ba, umiihip ba, magkakabagyo ba, kung sino man ang laging inaantay ang itsura ng mga ulap, may ulap ba, hindi uulan, o marami bang ulap, baka bumaha. Yung daw tao na gano'n, na laging nag-aalala, natatakot, ay hindi magtatanim kahit kailan. At dahil doon, hindi siya aani kahit kailan. So what is the first step of Solomonic wisdom? To profit, to productivity and fruitfulness? In enterprise, don't worry about what you cannot control. Don't worry about the weather. It is not in your hands. But plant when you're supposed to plant, and then do your best, pray for the best, and then cope with whatever happens. Solomon, in effect, is telling us to plant and invest anyway in spite of the unknown, in spite of what many people call bad times. Able sailors can benefit even from strong winds. Pag magagaling ang mga tripulante, ang mga kapitan ng mga barko, kahit bagyo, ay nagiging kaibigan nila sa kanilang pagdaragat. Able sailors can turn strong winds into friends. Therefore, good business people can turn even difficult times into opportunities. Why? Because people have to live. Life has to go on. Business must continue to happen. You just have to adjust.
You just have to read the needs of the times and make the necessary adjustments. Pag lagi kang matatakutin, if you're playing too safe, you will never invest. You will never get into business. You will never do anything. You will never plant. Therefore, you will never harvest. So do not worry about the unknown or the unknowable, because God knows. Alam naman ang Diyos yung hindi natin alam. Ang mahalaga, makipagkaibigan ka sa Diyos. Pakinggan mo ang Diyos and do what you must. And the Bible tells us how, so that we may receive God's favor. Ecclesiastes 11:5, as you do not know the path of the wind or how the body is formed in a mother's womb, so you cannot understand the work of God, the maker of all things. So God knows, God does His part, just do yours. Siyempre ngayon, nalalaman na through science kung paano nabubuo yung bata sa sinapupunan. But during the time when these were being written, it was a mystery. And it is a metaphor, which just tells us that marami pa tayong hindi alam, pero kahit hindi natin alam at hindi natin nauunawa, tuloy pa rin ang buhay. Tuloy pa rin ang mga tao sa pamumuhay, magkakaroon ka rin ng hanap buhay, ano pa man ang mangyari. Hindi ka dapat matakot at hindi ka dapat mapigil ng takot para maging mabunga sa iyong mga ginagawa. Ecclesiastes 11:6 talks about another way to be financially prosperous and even secure. Sow your seed in the morning, and at evening let not your hands be idle, for you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. Ano po ang mahigpit na itinuturo? Magtanim ka daw, maghasik sa umaga at sa hapon hanggang gumabi. Kung tapos ka na sa iyong pagtatanim, maghanap ka pa ng ibang maitatanim, maghanap ka pa ng ibang magagawa, kasi hindi mo alam kung alin sa mga projects mo ang magtatagumpay. Hindi mo alam kung alin sa itinanim mo ang tutubo, kaya hindi ka dapat makontento kung may itinanim ka na dyan. Magtanim ka pa dito, magtanim ka pa doon. Hindi mo alam kung anong klaseng panahon o weather ang iiral. At alam nyo naman, may mga halaman na pag dumami ang tubig, lumalago sila. Halimbawa, kangkong. May mga halaman naman na pag walang tubig, mas magaganda ang kanilang mga aanihin. Tulad ng pakwan, tulad ng mga milon, mas matamis pag walang ulan. So magtanim ka pareho, umulan naman at humindi, may maaani ka. Hindi mo inilalagay sa isa lamang na bagay na kasalalay ang buong buhay mo. At hindi sapat na nagtrabaho ka na sa umaga, tapos sa hapon, magbibingo ka na o tutunganga ka na. Kumisan, makakakita ka ng mga driver na tutulog na sa mga ilalim ng puno, ayaw nang tumanggap ng pasahero kasi naka-boundary na. E paano kung pag-uwi mo, nahulog sa bintana yung asawa, ba't kailangan mo iparepair yung ulo niya? E ang kinita mo lang pang boundary, wala kang extra. You don't know what a day may bring forth. You should not be easily happy with some income. Keep making income. Kailangan na nagsisikap ang tao, hindi ko kumita na ng konti, maglalakwat siya na. Sabi, so you sit in the morning, and at the evening, let not your hands be idle. Marami ka dapat ginagawa. So second step, keep working on different services. Keep planting different crops. Keep producing different products. Hindi mo alam kung ano makiklik eh. Nakapwesto ka, kung alin man doon ang pagpalain, handa ka. Diversify, in other words. But not too much and not without due study. But position yourself to earn. Position yourself to harvest and to profit more. Hindi masama na paramihin mo ng paramihin yan. Pag sinabi mong hindi naman po ako materialistic, maghanap buhay ka pa rin, damihin mong kita, pamigay mo kung gusto mo sa mga kawawa at mga kapuspalad at mga hindi makapagtrabaho. Pero hindi mo sabihin, wala naman ako masyadong ambisyon, simpleng buhay lang, tama na sa akin. At pag nakasakit ka, nangungutang ka doon sa meron, anong simple doon? Hindi dapat easily ka na kontento. Gawa ka ng gawa, gawa ka ng gawa. At kung natapos mo na ang paggawa ng pinakamataas na kaya mong gawin, doon ka palang dapat makontento. Hindi yung wala ka pa nagagawa, kontento ka na. Pag nangailangan ka, napapahamak yung kamag-anak mo na may konting inimpok. Dahil bilang na bilang mo ang impok niya. Yung mga kamag-anak na mga may OFW na mga asawa, alam na alam ang exchange rate. Araw-araw, daig pa yung asawa. Siguro ate, marami ka ng savings, ano? Kasi enrollment na ni Junior, ayun. Kasi hindi nagsisikap masyado. Ang tataas ang ambisyon, ang daming gastos, hindi naman kumikita. Ang dali-daling magpahinga, ang daling mapagod. Konting hirap, sumusuko. Konting hirap, nagre-resign. So wala namang kakainin. Kailangan niyang katawan mo, ihataw mo sa trabaho, ihampas mo sa gawain. Diba? Para meron kang kitain. Consider the great woman of Proverbs 31. Ano ang description sa napakadakilang babaeng ito? Proverbs 31:10, a wife of noble character who can find, she is worth far more than rubies. And then Proverbs 31 goes on to essay the great deeds of this wonderful woman. She selects wool and flax and works with eager hands. So siya'y nagahabi, gumagawa siya ng mga tela. She gets up while it's still dark. She provides food for her family and portions
for her servant girls. She considers a field and finds it. Out of her earnings, she plants a vineyard. She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her tasks. She sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. In her hands, she holds the distaff and grasps the spindle with her fingers. Marami siyang ginagawa. Maaga siyang gumising para marami siyang magawa. Hinahati-hati niya ang kakainin ng bawat miyembro ng kanyang pamilya para ang lahat ay may magkaroon ng kasiyahan. Binibigyan niya ng assignment ang kanyang mga katulong para lahat ay huwag masayang ang panahon. Bumibili siya ng mga lupa at tinataniman niya ito. At ang ipinangtatanim niya, galing na sa mga tubo niya sa kanyang mga pangangalakal. Malakas ang kanyang katawan, malakas ang kanyang braso, at siya ay nangangalakal. She trades. She buys, she sells, she produces. Marunong siya magburda, magsulsi, manahi. She makes linen garments and sells them and supplies the merchants with sashes. Gumagawa pa siya ng mga sinturon, mga bedsheet, bed cover. At ang sabi ng Proverbs 31:25, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. What are the days to come? Days of uncertainty, days of gastos, days of pagtanda, pagkakasakit, pangangailangan. Sabi, pinagtatawanan lang nitong babaeng ito yung mga darating na araw. Kasi may pera. Kaya huwag pagtawanan yung mga darating kung wala kang pera. Diba? Kasi may savings. Kaya tayo mga Kristiyano, huwag kayo mag-inarte. Na ay, ako hindi materialistic, hindi ako ganyan. Pero naman, pag kami kailangan ka, iaasa mo sa iba. Dapat ang tao, marunong magsikap, magtrabaho, maghanap buhay. Produce more than what you need. So that you will not only fill your needs, but you will also be able to help others who are unable to produce. Just work for it, and then deserve it. Sabi na Ecclesiastes 7:12, money is a shelter. Bible na yan. Kahit yun ang mamaliitin ng pera, mahalaga talaga. Money is a shelter. In Ecclesiastes 10:19, money is the answer for everything. Alam niyo naman, money talks. And when it does, people listen. Diba? So, dapat gumagawa ka ng pera, ng maraming pera. Pero huwag naman sa pagiging sakim, sa pangaagaw, sa pandaraya. Kita niyo yung babae ng Proverbs 31, ang dami-dami perang ginagawa. Kasi masipag, mautak, marunong. No? Of course, Ecclesiastes 10:19 is an exaggeration that money is the answer for everything. You know, poetry exaggerates. But there's great truth in it. That it is an answer to many, many things in life. You want to be secure, you want to be able to laugh at the days to come, dapat may extra income ka, that you have savings, and you are ready for some disasters. So, work hard. Work well, diversify, keep producing. Ecclesiastes 11:1 leads us to the third step to prosperity. Cast your bread upon the waters, for after many days you will find it again. Pagka sinundan natin yung talinghaga, ipaghahagis mo daw yung tubig mo, yung tinapay mo sa maraming-maraming mga ilog, dagat at kung ano-ano, at balang araw magbabalikan din sa iyo lahat. Isang talinghaga na ang ibig sabihin lamang, at kasulad ng verse 2 ng Ecclesiastes 11, give portions to 7, yes to 8, for you do not know what disaster may come upon the land. So it is telling us, be generous. Magbigay ka ng magbigay hanggang kaya mo kung kani-kanino. Hindi mo naman alam kung sino ang magsusukli. Hindi mo alam kung sino ang tatanaw. At kung dumating ang panahon, isuklian ka naman. Pero ang sabi sa Biblia, pag nagtanim ka, aani ka. So damihan mong tanim, iba't ibang tao. Tumulong ka dito, kung kaya mo magpaaral lang ganun, paaralin mo. Kung kaya mong sagutin yung gastos ni ganun, sagutin mo. Ang investment, hindi lang yung inilalagay mo sa banko, inilalagay mo sa stock market, o pinupuhunan mo sa negosyo. Yung kabutihang ginagawa mo rin sa kapwa, kinoconsider yan sa Bible na sound investment. Because someday, you will be rewarded. Kaya ang sabi, cast your bread upon the waters, for after many days, you will find it again. Give portions to 7, yes to 8. So sabi, magbigay ka sa marami, huwag lang sa isa. Sapagkat hindi mo alam kung sino dyan ang magiging blessing din sa'yo. Sa mga magulang na mahilig may favorites, lahat ibinigay na lang sa favorite, lahat ibinigay sa favorite. Hindi naman lahat ng favorite nyo, yun ang nagiging mabuting anak. Marami pa nga yung inape, yung kinawawa, yung dinusta, yung laging pinapagalitan, yung ikinahihiya na anak, yung hindi ipinagmamalaki, kadalasan yung pang nagiging mabuting anak pag tumanda ka na. At yung inispoil mo ng inispoil, binigyan mo ng lahat-lahat, kadalasan yun na hindi makalingon sa'yo eh. Kaya sabi, give to 7, yes to 8, give to many, don't just one. Hindi lang isa lang yung pinefavor mo, isa lang yung nilagay mo na doon lahat, yung kayamanan mo, lahat ng kaya mong ibigay. In other words, don't put all of your eggs in one basket. Kumbaga sa computer, kailangan may backup file ka.
Dahil pag nag-crash yung computer mo, ubos ang record mo. May backup ka. Huwag mong ilagay lahat ang pag-ibig, ang pagmamahal sa isang tao lang. Dahil baka mamaya, mabuti nga yung taong yan, maaga namang nabawian ng buhay, edi lugi ka. Hindi mo alam. Be generous to many. Lalo sa inyong mga anak. Hindi nyo alam eh. Proverbs 11:25, a generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Biblia na nagpapangako, yung mapagbigay, aasenso, sasagana. Ang nagbibigay ng kasiyahan sa kapwa, siya man ay tatanggap ng ganitong kasiyahan. Hindi sa pagiging sakim ka magiging secure. Hindi sa pagkakamal, pagtatago, pagkakait ka magiging secure. Ito ay sa pagbibigay. Because in spirituality, you lose what you selfishly keep and you keep what you give away. So, kabaligtaran yan ng sense ng mundo. Ang sasabihin ng mundo, sa'yo na lang, sa'yo na lang, ipunin mo, sa'yo lang. Ang sabi ng salita ng Diyos, magpamigay ka. Ikalulugod yan ng Diyos. At kung di man tumanaw sa'yo yung binigyan mo, alam naman ng Diyos yun eh, siya nag-utos, edi siya ngayon ang bahala magpalit. Luke 6:38, give, and it will be given to you. And very specially, give to God's house. Malachi 3:10-11, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruit, says the Lord Almighty. Niya, buong buo, nadali niyo sa aking tahanan ay ikapu. At subukan niyo ako, kung di ko bubuksan ang bintana ng langit at pabahain sa inyong buhay ang pagpapalang di niyo kayang isilid sa anumang lalagyan niyo. Sobrang dami ipagpapalang ibibigay ko na wala kayong pagsidlan. At kasama pa niyan, pipigilin ko ang mga salot na sirain ang mga halamang itinatanim ninyo. Ang mga bunga, mga buko na namumunga sa inyong mga bukid, hindi malalaglag bago maging hinog. Hindi inaasahan mo harvest na next week, biglang bumagyo, nasira ang crop mo, nalaglag yung mga bulaklak, wala kang inani. Sabi, pipigilan ko yan, subukan niyo ako. At alam niyo, mga nakapagpatotoon nito, sila talagang addict mag-tights. Dahil napapatunayan, totoo nga, totoo pala to. Napapatunayan nila. Alam nga naman mali ang Diyos. Alam nga naman kasinungalingan yung Malachi 3:10 and 11. Napapatunayan yan. At ang sinasabi, sa 11:12, share what you have with 7 or 8 with many people. Bakit now? Because you do not know what disaster may strike. You do not know who would make it, who would be grateful. So spread the goodies. Isang napakalaking pagkakamali ng mga magulang to play favorites at itambak lahat ang magagandang bagay sa paborito nila at ma-deprive yung hindi nila paborito. Isang napakalaking pagkakamali ng mga magulang na api-apihin ang isang anak dahil yung isang anak na yon ay kulang sa kagandahan o kulang sa talino o kulang sa charm o dahil ang isang anak na yon ay hindi katulad ng lahat ng anak na kapitbahay nila dahil may anak silang kakaiba, kakaibang itsura, kakaibang ugali, kakaibang kilos, aapi-apihin na nila. Hindi nyo alam yung anak nyo na yan ang magkagabay sa inyo sa inyong pagtanda. Ang pinalaki pa nga sa layaw, ang sabi ni Balagtas, karaniway hubad. Sa bait at muni, sa hatol ay salat. Masaklap ang bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. At kadalasan, hindi naman lagi, pero madalas, obserbahan nyo, yung mga anak na laki sa hirap, yun ang mga thoughtful. Yun ang maaalalahanin sa mga magulang. Yung pinalaki sa sarap, kalimutan ka na lang, lalo nag-asawa na. Wala na. Pwera ka na. Kaya dapat minamahal mo lahat. Kahit sa kalooban mo, hindi pantay-pantay dahil may tinatangi ka, huwag mo na ipakita. Anak mo lahat yan. Ano man yan. Pananagutan mo sa Diyos, kailangan mahalin. Favorite children do not always deliver. So, spread the goodness to everyone around you. Consider the noble wife. Ang pinag-uusapan natin dito, be generous, be a good giver. Ang isa sa mga dahilan kung ba't siya ganun ka-asenso, Proverbs 31:20. She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. Sa kanya, business is business, yes. Pero meron siyang mga social concerns. Meron siyang mga charities. She makes money here, but she has another activity where she gives it away. To those who cannot make money because they're either too sick, too old, or too young. Or they're oppressed by the system. That's financial security in the making when you are sharing with the needy, or that is financial security already at work. So kung hindi ka pa secure, magbigay ka para ka ma-secure. O kung secure ka na, lalo ka magbigay. Kasi secure ka na eh. Wala ka ng dahilan para maging maramot.
nagsusukli ka na nun. And it's also your way to remain secure. So those are the three steps that involve lots of work. You want to be secure? Work. Work early. Exodus 20 verse 9, 6 days you shall labor and do all your work. So anim na araw nagkatrabaho ang tao, isang araw lang nagpapahinga. Yan ang itinakda ng Diyos. And work hard. 2 Thessalonians 3:10, for even when we were with you, we gave you this rule, if a man will not work, he shall not eat. Work for your bread, work for your money, work for your benefits, work for your bling-blings. Hindi pati yun, iniaasa mo sa iba. Hindi pati yung mga bisyo, mga load, iniaasa mo sa iba. Wala kang load, manahimik ka. Diba? Hindi ka pa kumikita, kutakot-takot na pera na inuubos mo sa kagaganyan. Nauubos na talaga ang resources ng pamilya. Wala ka pa naman kino-contribute. Dapat lumagay ka sa lugar. Tinitingnan mo ang mga bagay-bagay. And not only work hard, but work smart. Wrong grammar, pero hayaan nyo na, work smart. Ecclesiastes 10:10, if the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed. But skill will bring success. Pag daw yung tool mo mapurol, yung palakol mo na pang sibak ng kahoy ay mapurol, kailangan malakas ang hampas mo sa kahoy para tumalab ang iyong palakol. Kung naghihiwa ka ng karne, ang purol-purol lang kutsilyo mo, pagod na pagod yung braso mo, katidiin. Kaya sabi, kailangan be smart. Skill will bring success. Be skillful. Improve your tools. Improve your ways of production. So you don't have to work too hard. But you will get more for less work. You know, do not mistake activity for achievement. Not everybody who works hard gets out of poverty. But those who work smart do. Hindi pagdaraya ang ibig sabihin ng smart, hindi cutting corners, kundi style. Dapat meron kang diskarte sa buhay. Hindi sapat na magpagod. Hindi sapat na maligo sa pawis. Kasi kahit araw-araw naliligo ka sa pawis at nabibilad ka sa araw sa trabaho, hindi sapat para ka makahango sa hirap. Kailangan may diskarte ka, may game plan, mag-isip-isip ka. That's why skill will bring success. And just to review, Solomon says, don't play it too safe. Wrong grammar na naman, but who cares? Sasabihin ng grammar teacher, don't play it too safely. Pero hindi man magandang pakinggan. Don't play it too safe. Talagang may risks. Ikaw, namumuhunan ka talaga. You take your chances. But this must be calculated risks. You do your homework, you do your research. You do what you can, but for all the others, put faith in motion. Sabi yun daw, laging tinitingnan ng ulap, nakatingala sa langit, dinarama ang hangin, hindi na magtatanim dahil laging masisiraan ng loob. Matthew 25:25-27, concerning the talents that the Lord gave to several people. May binigyan ng marami na parami, may binigyan ng moderate na parami in that way. Yung binigyan lang ng isa, played safe. Inilubog niya yung talent, yung pera sa lupa, hindi niya ininvest, wala siyang nagawa. Matthew 25:25-27, so I was afraid and went out and hid your talent in the ground. So here it is, here is what belongs to you. Ang sabi niya doon sa nagbigay ng puhunan. His master replied, you wicked, lazy servant. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers so that when I returned, I would have received it back with interest. Nakita niyo po, yung tao dito na nagbigay ng puhunan represents God. God gives us talents, skills, kakayahan, edukasyon, training, puhunan para mo paramihin. At ang Diyos, interesado sa interest, sa tubo. Sabi, binigyan kita, dapat na parami mo. Sabi, eto, nilubog ka na lang sa lupa para safe. Hindi gusto mo lang palang safe, di sana hindi ka na namuhunan, hindi nilagay mo malang sa bangko, nagkaroon mo lang ang interest. Kahit konti. So God wants earnings. God wants interest. God wants returns. Kaya hindi ungodly yun. Huwag ka lang maging usurer na exaggerated na yung interest. Mga kapatid, kung may inutangan kayo, 10,000. Inutang nyo noong 1972. Ngayon nyo lang mababayaran, 10,000 din ang bayad nyo. Kakaya naman yan. Dapat mga 12,000-13,000 na yan. Kasi kung yung pera niya nasa bangko, nagka-interest na eh. Pero ibinigay sa'yo, napag-interesan mo ang pera niya, hindi nagka-interest. Tapos isasoli mo, after a long time, ganun ding amount, mali. You punish the person for helping you. Hindi masama na bigyan mo yung interest. Ngayon, kung kayo nagpa-utang, kayo nagsasabing huwag mo nang bayaran yung interest, nasa sa inyo yun. Pero sa nagpa-utang yung desisyon na yun, hindi sa umutang. Yung nangutang, kailangan may obligasyon ka, pakitain mo yung pera ng inutangan mo. Kasi hindi na yun ang halaga nun ngayon, na iba na, bumaba na yung value ng pera. Kaya kailangan, hindi ka mo naman ang gantimpala yung tumulong sa'yo nung panahon ng pangangailangan. What do we see of God here? That God is an investor. So should we. Kailangan tumutubo, kumikita, namumunga,
ang ating mga ginagawa. So have several investments, have several sources, and also have several beneficiaries. Hindi lang isa, marami. Sabi ko noon, give portions to 7 or to 8. Cast your bread upon the waters because it will come back to you. Why do you do that? Because you do not know which will work. So you work hard, and you become generous. The way to financial security. The world will tell you many things, but Solomon, in all his wisdom, gives us this guide. Diyos namin sa langit, nawa itong mga simpleng katotohanan na ito ay makakita ng application sa buhay namin araw-araw. Nalangin ko, Panginoon, ang mga anak mo ngayon dito, mga namumuhunan, bigyan mo ng karunungan kung alin ang pipiliin na paglalagay ng investment. And after they have done their best, their study, their effort, i-bless mo, Panginoon, ang mga ginagawa ng mga anak mo rito. Paramihin, pabungahin ang kanilang mga itinatanim. Ganon din ang ginagawa ng iba pa namin mga kapatid, mga namamasukan, iba't ibang uri ng hanap buhay. Pagpalain mo, Panginoon, at nang sa ganon, mamunga ang kanilang mga ginagawa. Pati ang katapatan nila sa mga employer, pagiging mabuting empleyado, pabungahin mo, Panginoon. Kung hindi ito nalalaman na appreciate ng mga decision makers, kayo po ang kumilos upang makarating sa mga dapat maratingan ng balita ang katapatan, kahusayan ng inyong mga anak na kuminsan ay hindi napapansin. At nawa, Panginoon, kayo rin ang magbibigay ng gantimpala sa lahat ng nagsisikap at gumagawa. Ituro nyo rin sa amin, Panginoon, to be generous, maging mapagbigay, to share blessings, and to be kind givers to people and to your church. At nawa, Panginoon, ang lahat na ito pag binaglakip-lakip, ano man ang krisis na pag-usapan ng mundo, ano mang hirap ang mabalitaan namin, ang mga anak mo tumanggap ng iyong grasya. Undeserved gift. At nawa, Panginoon, sa pagsunod sa mga katuroan mo dito sa Biblia, matagpuan ang iyong mga anak na ang tunay na kasaganaan ay wala sa panahon, wala sa uso, wala sa kalakaran ng mundo, kundi nasa pabor mo. Na kung kami ay iyong pinapaboran, walang imposible sa inyo. That we can receive blessings and comfort and fruits even in times of drought around us. Matagal na, maraming beses mo nang napatunayan ang iyong pagpapala, ang iyong pagtatangi sa iyong mga anak na sumusunod sa iyong katuruan. Ituro mo sa amin ngayon ang mga personal na hakbang para namin pakinabangan ng lubos ang mga walang pagbabagong katotohanan na ito. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo sandali. Kung kayo masagana, pasalamat sa Diyos at patuloy na huwag managana. At kung hindi naman, tingnan natin kung alin sa mga prinsipyong ito na ating pinagbulay-bulayan ang maaari ngayong ilapat sa ating mga buhay at nang magbukas ang pinto ng langit at ang napakaraming pagpapala ng Diyos dumaloy sa inyo ng ubod dami at na magbigay ito ng kasiyahan, kagalakan, katahimikan ng loob. Ama namin, sa sandali ng pananahimik, isa-isa mo po kaming kausapin at ituro mo sa amin yung daan tungo sa kasaganaan. At sa mga nananagana na Panginoon, salamat, ituro mo ang daan pa sa lalo pang pagsagana at lalo pang pagiging mabuting tagapag-ingat ng iyong mga pagpapala. Let's be silent before the Lord and ponder applications of these truths.